Hello po. May nagtanong po sa atin, Sir Brother. Ikaw ba ay gumamit ng herbal medicine o alternative medicine sa iyong thyroid cancer? So sasagutin po natin iyan sa video na ito. Okay, so hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Kung ngayon lang po ako nakita dito sa YouTube, welcome po sa The Two Pilgrims channel. So ito po yung naglalaman ng aking thyroid cancer journey at ang aming pilgrimage vlog ng aking partner. So kung bago lang po kayo, don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to click the bell button para updated po kayo sa mga videos na aming ina-upload. Sa video pong ito, ating sasagutin yung katanungan sa atin na meron daw po ba akong ginagamit na herbal medicine sa aking thyroid cancer. Okay? So disclaimer, hindi po ako isang doktor, nurse, or medical practitioner. Hindi rin po ako expert sa herbal or even sa medical. No? Hindi po ako endocrinologist, hindi po ako oncologist. Ang aking pong ibabahagi sa video na ito ay ang aking mga experiences na aking mga pinagdaanan sa aking thyroid cancer journey. So simulan po natin. Noong nalaman po ninyo na kayo ay na-diagnose ng thyroid cancer o kahit anong cancer o yung mahal nyo sa buhay, siguro po isa po kayo sa mga nag-search agad sa internet, sa YouTube, no, na ano ba yung herbal medicine? Kasi baka makalbo o baka may alternative medicine na pwede nating gawain, no, para mapabilis yung paggaling at matapos na kagad itong cancer. Napakarami makikita natin sa internet. Sa sobrang dami, ito po ay delikado. No, dahil hindi naman tayo mga eksperto, kaya mas mabuti na tayo ay nagtatanong at kumukonsulta sa mga tunay na doktor. Mayroon po akong nabasa sa internet din. No, na mayroon tinatawag na integrative medicine. So ito yung pagsasama ng medical at the same time herbal. So yun po yung ating ginawa, no? Tayo po ay sa mga previous na aking videos, no, biopsy, total thyroidectomy, radioactive, levothyroxine, home maintenance, mga vitamins na ating iniinom, no, yung ating ginagawa na daily habit natin, no, healthy living. So ginagawa po natin iyan. At the same time, gumamit din tayo ng mga basic, sinatawag na herbal medicine. No, at ano po ito? Pagkagising na pagkagising po natin sa umaga, tayo po ay umiinom kagad ng levothyroxine. No, depende po sa dosage na ibibigay sa atin ng ating endocrinologist. At iinuman po natin ito ng maraming tubig. No? So wala pong kasabay na pagkain, walang kasabay na inumin, so tubig lang po. Then after 1 hour, doon pa lang po pwedeng mag-almusal. At ano po yung inaalmusal natin? No? Usually, tayo ay kumakain ng pinapay, kape, pero hindi na po ngayon. No? Ano po ang aking ginawa? Ano po ang aking sariling diet? So ang aking inaalmusal ay prutas. No? So, iba't ibang klaseng prutas, kahit ano naman po iyan. No? At ang aking iniinom ay hindi na kape, kundi turmeric. So, may sarili po akong recipe ng turmeric na nakita ko rin sa internet. At meron din sa video, no? Meron din akong ginawang video tungkol sa aking iniinom na turmeric. Okay? So, ayan po. So, pakita ko din yung ingredients. After po noon, no? Exercise konti. So yung actually nakalimutan ko, no, pag inom ko ng levothyroxine dahil 1 hour pa naman, so mag-meditate ka muna, alisin mo yung mga negativity, manalangin ka, magnilay ka, no. So stress kasi ay isa raw sa nagpapahirap sa cancer, so alisin po natin yan. Then pagkatapos po, no, ang aking hindi na kape, hindi na kung ano-ano pang iniinom, yung turmeric, at the same time, yung tinatawag natin na guyabano leaves, no? So, sasabihin ng ibang doktor, okay
okay lang. So, iba, hindi talaga. Pero nakita naman natin na yung mga natural effects ng mga herbal, no? Yung dahon ng guyabano, idalaga natin yan at yun yung gagawin nating tsaa, no? Guyabano leaves tea, no? At yung ating mga pagkain sa lunch, dinner at mga merienda, iniiwasan natin na tayo ay magkani at mag-red meat. So, ang kinakain lang natin ay gulay at prutas. So, marami tayong alternative sa rice na pwede nating kainin kung tayo ay nahihirapan. Pagdating sa tinapay, konti-konti lang din. Dahil may mga nagsasabi na ang pagkain daw ng mga cancer cells ay sugar. So, yung kanin, yung tinapay, at yung matatamis na prutas na sobrang tamis, no, yun sinasabi nila. So, inalis natin po yun. No, talagang ang kinakain lang natin ay gulay at prutas. So, wala mo ng fast food, walang junk food, pure na mga dahon-dahon, gulay-gulay, no? At manok, ayun pala, manok, kumakain po ako ng manok at iniwasa ko rin yung masyadong mamantika. Okay? So, yun naman po yung mga, sa mga nagtatanong, ano raw po yung kinakain, ano po yung mga herbal. So, ayan po. So, mga turmeric, mga dahon ng guyabano, at mayroon din ako sa gabi ko iniinom yung barley. So, hindi naman ako nag-endorse, kaya wala akong babanggitin. No? Ako po ay nagba-barley sa gabi. No, umiinom po ako nun bago matulog. Iniinom ko yung barley. So, kung ano pang brand, bahala na po kayo. Hindi po ako mag-endorse. No? Paka naman. No? So, ayan po. Ilan po yung mga usual? No? Mga luya-luya. Talagang yung mga condiments na ginagamit ko ay yung mga basil, oregano, rosemary. So, marami po. Cinnamon. So, yan po yung ating ginagamit. Wala pong magic sarap. Pasensya na po. Wala pong betchin. No? Pasensya na po. No? So, inalis po natin yan sa ating diet. No? Wala pong fast food. Talagang gulay at prutas. Mahalaga, no? Tayo ay naglalakad. Kung di man tayo nag-exercise, tayo po ay naglalakad or nagja-jogging, nagpapapawis. No? Tayo ay nagpapaaraw sa umaga. So, yun lang po yung ating mga daily routine. Kasi ito naman talaga yung routine natin, no? Bilang tao. Kaya lang sobrang busy, ang dami nating ginagawa, nakalimutan na natin. Kaya kinapitan tuloy tayo ng mga kung ano-anong mga sakit. Okay? So again, makipag-coordinate sa inyong mga endocrinology, sa inyong mga doktor. Bago gawin yung mga bagay na ito, magkonsulta muna sa doktor. No? So pagsamahin natin yung medicine, yung mga synthetic medicine, mga ano na yan, gawa nila. At the same time, yung mga natural na nilikha ng Panginoon, yung mga gulay, prutas. Wala mo ng chemical food. Okay po. So, ilalagay ko na lamang po sa description yung mga ingredients, no, kung paano ko ginagawa ito. Okay po, ayun po yung ating diet at mga herbal na iniinom na ginagawa. Okay po, maraming salamat po.